Noong 2015, nagbakasyon ako sa isang beach sa norte kasama ng tatlo kong mga kaibigan. Noong mga panahon na yon, hindi pa ganoon dinadayo ang beach na yon. Gayunpaman, naniguro pa rin kami na masasolo namin ang lugar, kaya nagdesisyon kaming pumunta doon pagkatapos ng araw ng mga patay. Tama nga yung ginawa namin, kasi pagkarating namin doon, halos kami lang ang tao. Umaga kami nakarating doon sa beach na yon. Tumuloy kami sa isang hostel na parang bahay kubo na may kalakihan. Kahit doon sa hostel, napansin namin na kami lang yung guest bukod sa isang foreigner na volunteer daw. So ayun, swimming agad kami pagkatapos maglapag ng gamit. Tapos tumambay pa sa tabing dagat. Maganda ang beach na yon. Maputi ang buhangin. Walang kalat. At kukonti lang din ang mga nakatayong bahay malapit sa dalampasigan. Pagsapit ng gabi, nakaka-relax din ang ambience. Tamang gala-gala lang kami sa paligid. At pagkatapos, ay tumambay lang sa labas ng hostel. Nang sumunod na araw, nakita namin na may dumating na isang mag-asawa, isang babaeng solo backpacker daw, at isang lalaking solo traveler din. Nagkataon, kakilala ko yung lalaki, kaya binati ko ito. Kaklase ko nung elementary at naka-close ko din kahit papano. Ang liit talaga ng mundo, sabi ko sa kanya. Kaya ayun, nung gabing yun, pumunta kami sa common area sa second floor para ay yung maliit na balkonahe na may mga upuan at mesa. Doon, nagkakwentuhan kami kasama ng ibang mga guest na kararating lang. Nagkayayaan din silang uminom, kaya napasarap ang kwentuhan. Hindi ako umiinom, pero nakikisali pa rin ako sa pag-uusap. Lumalim na noon ang gabi. Mga alas 11 na siguro. Hindi pa rin sila tapos uminom. Yung mag-asawa, nauna na na matulog. Umalis na din yung foreigner, kaya ang naiwan na lang ay kaming anim. Ang kukulit ng mga kasama ko. Ang dami kasing diskusyonan. Sa relihiyon, politika, at kung ano-ano pa. Maya-maya, sa gitna ng pag-iingay nila, eh parang hindi ako mapakali. Paminsan-minsan talaga, nakakaramdam na lang ako bigla ng kakaiba. Hindi ko lang sinasabi sa mga kaibigan ko, kasi baka matakot lang sila. Alam na kasi nilang medyo may kakaiba nga sa akin. Iba yung pakaramdam ko nung gabing yun. Para bang kanina pang may nagmamasid sa amin. Tumingin-tingin ako sa paligid at dinungaw ko din yung baba ng balkonahe. Pero wala naman akong makitang kakaiba. Medyo madilim din kasi sa labas at yung ibang ilaw ay malayo pa. Kasi medyo malayo ang pagitan ng ilang kapitbahay. Pinabayaan ko na lang at sabi ko, lima naman kami doon. Wala naman sigurong masamang mangyayari. Inaantok na ako noon. Kaya humiga na lang ako at natulog sa isang tabi habang patuloy pa rin silang nagkukwentuhan. Maya-maya, naalimpungatan ako. At parang narinig ko yung mga kasamahan ko na sinasabi na, ano yun, ano yun. Nakahiga pa rin ako noon at dahil sa antok na antok ako, ay hindi ko na lang pinansin. Maya-maya pa, nag-iingin na naman ang mga kasamahan ko. Napabango na ako noon kasi baka kung ano na ang nangyayari. Pagbangon ko, dahil
Tatanungin ko sana sila kung bakit sila nagkakagulo. Ay narinig ko na din yung kanina pa pala nila pinag-uusapan. May naririnig kaming may parang nagtatambol sa malayo. Sobrang hina lang nito, kaya akala namin baka nagkamali lang kami ng dinig. Pero maya-maya lang ay natahimik na lang kami nang lumakas yung pagtambol. Doon na sila naniwala na hindi lang guni-guni yung naririnig nila kanina pa. Yung tunog ng tambol ay parang yung sa mga fiesta. Mga dalawa o tatlong tambol yung naririnig namin nung gabing yun. Naisip ng isang kasamahan namin na labasin daw namin at tingnan. Pero pinigilan ko siya at ang sabi ko, hindi naman namin alam kung ano yung tambol na yon at kung saan ang gagaling. Huwag na lang natin pakialaman pa, ang sabi ko sa kanila. Alam ng mga kaibigan ko ang mga kakaibang nararamdaman ko paminsan-minsan. Kaya sinunod na lang nilang sinabi ko na huwag lumabas. Nakakapagtaka kasi kahit malakas ang pagtambol ay wala man lang na nagising sa iilang kapitbahay namin doon. Naisip nila na tapusin na ang inuman at matulog na. Kaya ayun, nauna nang bumalik sa kwarto yung ka-schoolmate ko at naiwan kaming lima ng mga kaibigan ko doon sa balkonahe. Humirit pa kasi ng huling yose yung isa, kaya sinamahan namin. Tumambay pa kami ng kaunti at konting usap-usap tungkol sa pagtambol na narinig namin kanina. Nung pabalik na kami sa loob, ay nabigla na lang kami nang mapansin namin na may kung anong malaking bagay ang tumalon galing sa puno. Doon sa gilid na medyo malapit lang sa balkonahe namin. At pagkatapos, nakarinig kami ng parang hikbi ng kabayo. Nagtayuan talaga ang mga balahibo namin dahil pagkatapos nun ay nagtahulan ng mga aso. May mga iilang aso din kasi nagala doon. Nagsitakbuhan yung mga aso na parang may hinahabol. Gulat na gulat talaga kami nun kasi bakit may tunog ng kabayo kaming narinig? Eh wala naman kaming nakitang kabayo sa paligid. Agad kaming tumakbo sa terasa, doon banda sa nakita naming may tumalon. Sinubukan naming silipin kung ano nga yun, pero wala naman kaming nakita. Meron lang dalawang aso na parang may tinatanaw sa malayo habang tumatahol. Dahil sa matatapang ang mga kasama ko, dahil nakainom, bumaba sila para tingnan kung ano ba talaga yun. Kung may nahulog lang ba sa puno o ano. Hindi ko sila lahat mapigilan, kaya sumunod na lang din ako. Pinuntahan namin yung paanan ng punong iyon at pati sa paligid, pinailawan ko ng flashlight ng cellphone ko. Pero wala naman talaga kaming nakitang malaking bagay na maihahalin tulad sa nakita naming nahulog kanina. Hindi nagtagal, niyaya ko na silang pumasok na. Umakyat na kami sa kwarto at inayos ang higaan namin. Yung kwarto namin doon ay bukas lang talaga. Walang pintuan na sinasara. Doon sa loob, may mga double deck. Nung una ay nakakailang mag-iwan ng gamit, pero wala na kaming magagawa. Yun lang talaga ang meron doon. Sa kwarto namin, meron tatlong double deck. Yung pwesto ko ay nasa tapat ng daanan palabas. Ako ang nasa baba, samantalang si Cynthia naman ang nasa itaas. Sa katabi namin na double deck, nakahiga naman si Rose sa baba. At si Fred naman, nasa dulong double deck. Sa baba din siya at mag-isa din. Bali nilagyan na lang namin ng mga gamit yung bakanting higaan sa itaas nila. Nahiga na kami.
Pero kahit may tama na yung iba sa amin, ay nagkukwentuhan pa rin kami. Hindi na rin ako makatulog nun kasi galing ako sa Idlib. Maya-maya, naisipan ko na lang magbiro na kapag may pumasok sa bahay at sa kwarto, kami kaagad na Cynthia ang makukuha kasi kami ang nasa pinakabungad ng kwarto. Natakot si Cynthia, kaya doon siya sumiksi kay Rose sa baba. Habang nakapikit ako at pinipilit matulog, ay may narinig ako. Pinakinggan ko ito ng maigi at biglang nang lamig ang katawan ko. Parang mahinang boses ng matanda. Matandang babae ang naririnig ko na parang nagdadasal. Ilang segundo din akong natahimik at patuloy ko pa rin na naririnig ang boses ng matandang babae. Nakakapangilabot. Kaya ang ginawa ko, isiniksik ko ang sarili ko, kina Cynthia at Rose sa kabilang double deck. Paglipat ko doon, nakita ko na gising pa pala si Cynthia. Tinanong niya ako kung bakit ako lumipat at ang sinabi ko lang ay ayoko kasi mag-isa doon sa may pintuan. Pagkatapos, nagulat na lang ako sa tanong niya. Ang sabi niya, naririnig mo yun? Nagmaang-maanga na lang ako at ang sabi ko, ang alin? Sinabi niya na may naririnig daw siyang matanda na nagsasalita. Nag-isip ako at sa huli ay sinabi ko na lang ang totoo na oo, naririnig ko rin. Kami lang noon ang gising at habang tumatagal ay parang lumalakas na yung boses. Mahimbing ang tulog ng mga kasama namin. Nagdesisyon na lang kami na hindi matulog at magpaumaga na lang. Sobrang tagal ng oras noon habang naghihintay. Hindi nawawala yung boses ng matanda at maya-maya pa ay bumalik na ulit yung pagtambol. At sa mga oras na yun ay lumalakas na din ito. Hindi ko maintindihan kasi hindi namin mapunto kung saan ang gagaling ang mga tunog na yun. Kahit yung boses ng matandang babae, wala akong masabi kung saang direksyon, kung nasa labas ba ng bahay o ano. Patuloy lang kami na nakikiramdam ni Cynthia at maya-maya lang ay narinig namin na may nag-uusap na sa labas kasabay ng pagtilaok ng mga manok. Pagtingin namin sa bintana, ay umaga na pala. Nagbukas na pala yung tindahan sa tapat ng tinutuluyan namin at kami naman ni Cynthia nagpa siyang pumunta doon nung oras na yon mismo. Pampakalma lang sa nangyari nang malamang may mga taong gising na sa labas. Nagdala kami ng pera at bumili ng kape na maiinom. Ang sarap lumanggap ng sariwang hangin. Doon kasi sa bahay, halos hindi kami makahinga sa pakikinig sa boses. Nakausap namin yung bantay ng tindahan at bigla na lang kaming nagbiro na, "Kuya, may aswang dito ano?" Natawa na lang noon si kuya at ang sabi pa sa kasama nito, "Uy Bal, may aswang daw dito sabi ni na ma'am." Sabay tawa din ng kasama nito. Pero ang nakakapagtaka, parang pilit naman yung tawa ng dalawa at hindi naman talaga sila humindi. "Bakit nyo naman nasabi?" ang sabi ng isa. Kaya ayun, ikunento namin yung nangyari kagabi at natanong na rin namin sina kuya kung hindi ba nila narinig yung kagabi at yung pagtambol kanina. Ang sabi namin,
Mga 10 minuto bago sila nagbukas ng tindahan, ay may narinig pa rin kami na mahinang pagtambol na unti-unting lumalakas. Ang sagot lang nila sa amin ay hindi daw nila alam. Baka daw aso lang yun, kasi may mga asong gala din doon. Pero sa loob-loob ko lang, ang galing naman ng mga pagtambol ng asong yun. May ritmo talaga. Pero ayun, hindi na naman ipinagpilitan pa kina kuya. Nagpaalam na kami at bumalik na sa bahay. Sa wakas ay nakatulog pa rin kami kahit konti. Nung araw na yun, yun din ang araw ng pag-uwi namin. Nagising kami ng mga bandang tanghali at pumunta muna sa malapit na karinderya para kumain bago umalis. Pagpasok namin, may nagbabantay na isang matandang babae. Mabait naman ito at sobrang maasikaso sa amin. Dahil sa napalagayan agad namin ng loob, ay nakakwentuhan namin ito. Hanggang sa makwento namin ni Cynthia yung nangyari kagabi. Natawa lang noon si Lola sa sinabi namin. Ang sabi nito, wala daw yun. Wala daw na ganun doon. Wala daw na aswang. Tapos biglang biro ng kaibigan namin na ipopost namin yung nangyari at ipagsasabi sa mga kakilala namin. Biro-biro lang naman ang kaibigan namin. Pero bigla na lang nagseryoso yung mukha ni Lola. Ang sabi niya, huwag mong gagawin yan. Magagalit sila sa'yo. Natahimik na lang kami noon at napatanong kung sinong sila ang tinutukoy ni Lola. Iniba na lang namin ang usapan at ayun, panaytawa na ulit si Lola. Pagkaalis namin sa lugar na yon, napag-usapan na lang namin ng mga kaibigan ko na huwag babanggitin ang pangalan ng beach na yon kapag ikikwento namin yung nangyari. Maganda naman kasi talaga yung lugar at mabait din ang mga tao. Kaya nga lang, may kakaibang nangyari nung pagpunta namin doon. Pero wala naman sa aming nasaktan. Kaya ayun, yung mga kaibigan ko bumabalik pa rin naman sa lugar na yon kasama ng ibang kaibigan nila o kaya naman ay kapamilya. Pero ako, hindi ko pa ulit nababalikan yung lugar na yon. Ngayong taon sana pupunta kami, pero nag-ECQ, kaya next time na lang siguro. Una po sa lahat, gusto ko po i-welcome ang bagong channel member natin na si Ma'am Last Channel. Salamat po sa pagsali sa ating channel membership. Nagpapasalamat din po ako kina Sir Eliseo Saavedra, Ma'am Love Moco, Ma'am Aubrey Delgado, Ma'am Yule TV, at kay Sir Nalia 15 Evangelista Kalot sa pag-renew ng kanilang membership. Maraming salamat po sa suporta nyo sa channel. Thank you din po kay Star para sa kwentong ito. Pasensya na po kayo at medyo nawala ako ng ilang linggo. Pero heto po at may bago tayong upload. Maraming salamat po sa pagtsatsaga nyo na maghintay. Tuloy po tayo sa shoutout na kukunin ko sa video na Katok. Shoutout sa unang commenter natin na si MJ Espligera. Sabi niya, good evening po. Good evening din. Hello kay Armino Lucas Rupert Mateo Randrap. Hello din kay Eliseo Saavedra. Listening Miss Pity. Tagal kong hindi narinig ang napakaganda mong boses at iyong mga legit na stories. Naku, salamat po. Hello kay Miel Marcelo. Sabi niya, ayun early Miss PH. Legend ka talaga. Galing. Naku, sakto lang po. Thank you. Hello kay Nalia 15 Evangelista Kalot. Sabi niya, present miss ko boses mo at story mo. Solid ho. Okay, subs, tatambayan ko yan. At subs din, basta ikaw nanginginig pa. Thank you po. Hello din kay Shaina Salazar. Good evening po Ma'am Philippine Tales. Thank you sa new upload. Silent listener ata to si Ma'am Shaina. Thank you po sa pakikinig at sa pag-comment. Hello kay Noriel Almazan. Sabi niya, I'm 15 years old pa lang po, pero interested po ako sa mga creepy stories, tapos sa mga ibang narrator din po. Nakaka-inspire po kayong lahat.
Salamat sa iyo, Noriel, at mag-aral ka ng mabuti. Alam kong mahirap ang online classes ngayon, pero malalampasan mo din yan. Sa mga tagapakinig po nating mga estudyante, huwag po kayong panghinaan ng loob. Kaya nyo yan. Kapit lang. Hello din kay Love Moko. Ay, kaka-out ko lang galing work. Kinig habang nagpapahinga. Salamat po. Shoutout kay Sandatang Pinoy Horror Stories. Sabi niya, listening po ma'am, panibagong katatakutan na naman. Pamensya naman po ng channel ko ma'am. Ayun, subscribe po sana kayo kay Sandatang Pinoy Horror Stories na bagong Pinoy Horror Channel. Shoutout kay Charmel Salmete. Sabi niya, yes, may bagong upload na naman. My favorite narrator, Miss Philippine Tales. Pa-shoutout naman ma'am, your avid listener here in Kuwait. God bless you ma'am, tsaka sa channel mo. Maraming salamat po ma'am, Charmel Salmete. Ingat po kayo dyan sa Kuwait. Hello din kay Zoe J at kay Sliberal Hacker BGC. Hello din kay ma'am Aubrey Delgado. Sabi niya, good evening Miss Petey, sarap makinig ng horror stories habang nagpapaantok. Grabe yung mga doppelgangers kung saan saan nakikita. Thank you sa story, more power po sa channel nyo at nakakataba ng puso yung tinutulungan nyo yung mga maliliit na horror channels. Pasasaan ba at magiging 100k ka na din? Naku, thank you po. Sana nga po maging 100k subscribers din tayo. Thank you po ma'am Aubrey Delgado. At ang huli, hello kay Ma'am Yul TV. Present, hi Ma'am Idol, miss your story. Ganda na naman ang kwento, sarap pakinggan as always. God bless always Ma'am. Yobi, Yuchi, Becky, Boss, Dudong, Eagle. Mga kapatid ko po at cousin, pa-shoutout po, thanks po. Thank you po sa laging pakikinig Ma'am Yul TV at shoutout po sa mga kapatid nyo at cousin. Maraming salamat po ulit sa pakikinig ngayong episode at kita po tayo sa sunod na kwento.